stocks are down dahil daw baka ma-extend ang ating lockdown. Hello mga titos and titas, welcome to Tito Vlogs. Today po, market summary, hump day edition. Hindi nakatawid ulit ang ating market, ha? At pang ilang red candle na ba ito? Dire-dire-dire-dire-diretso na tayo, pero valid pa rin, ha? Hindi pa rin tayo, hindi pa rin binibreak yung binabantayan nating 6,300 something level. So sisilipin natin yan. Kasama po yung dito, APL, Acen, PHA, and MRC. Let's have a short prayer po muna bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey in this chaotic world of the stock market. All this we ask in Jesus' name. Amen. 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 Mga titos and titas, baka naligaw lang ho kayo dito sa ating channel. Ito pong Tito Vlogs. Tambayan ho ito tungkol sa stock market na kung saan yung 13 years of experience natin, kinukwento natin. Tambay style lang. Yan, ha? Kwento style, tambay style, yung mga Tito moves na na-invento natin. Baka ho naghahanap kayo ng tatambayan dito sa stock market, ay tara na ho. Welcome na welcome kayo dito sa ating tambayan. Pwede nyo i-click agad yung subscribe button. Huwag nyo kalimutan, isama yung all sa notification bell dahil every Monday to Friday meron tayong live tambayan. Live stream yan, ha, mga titos and titas. Join us, makipagkulitan ho. Pwede nyong ipasilip yung mga minamanok ninyo na stocks. Baka may mga binabantayan kayo, eh. Pwede natin silipin. Yun. Pwede nyong tabihan dito sa tambayan yung team auto like natin. Lagi nakalike ng mga videos natin. At yung team no skip ads, team NASA, NSA. Yun. Pati commercial pinapanood. At syempre, yung team replay bombers natin. Ah, wag nyong pwede nyo rin tabihan yan. Yung team Patreonatics, malapit na daw dumating yung in-order nating upuan na malalambot na seatbelt. Kaya steady lang. Steady lang po yung mga nakaabang dun sa ating Patreon channel, ah, mga titos at titas. Silipin natin. At teka muna, papaalala pala natin, no? Kung bago lang kayo sa stock market, naghahanap kayo paano magsimula, meron pa tayong starter kit. Diyan! Baka makatulong sa inyo sa journey nyo. No? Nandyan yung mga basic principles and foundation na na-discover natin sa 13 years. Yun ho. Yun na yan. Yung kabuuan yan. O, pwede nyo panoorin after nitong video na to, ha, mga titos and titas. Ano ginawa ng ating market? Ipasok natin. Ito na. Almost all sectors are in red except for mining sector. Yon. Siya lang ho ang up ng 1.43%. Eto na ba, nagsisimula na ba tayo na maramdaman yung good news some 2-3 weeks ago, no, na yung lifting ng mining ban na for almost 9 years ay nandyan. Ang ating value turnover po for today is 4.5 billion. Uy, mas makonti na po ito kasi last yesterday and the previous days nasa 5.5 tayo, eh. Nasa na yung 1 billion. Sino nagtago? Mami kumuha. Nawawala 1 billion na. Ang gainers natin 83 lang at ang ating losers 119. So marami pa rin bugbog, no? Mga ilang araw na talaga 'to. Malapit tingin ko after some point baka double bottom, silipin natin mamaya, ha? Baka double bottom, baka doon tayo mag-bounce sa 63 something, eh. Ang foreigners, tuloy-tuloy pa rin ba ang labas? Ang labas, nasaan? Ayun. 653 million ang pinagbabato na mga foreigns ngayong araw na 'to. Yun. Pero manipis na yung trades natin, ha. Tingnan nga lang natin ang mga gainers and losers, masilip lang. MRC, aba, up ng 9%. BHI, up ng 7%. WPX, gold dito, ha, up ng 6.79. ARA, ACR, ORE, halos puro mining. Kaya alam na this. Mining ang mga umakyata, mga titos and titas. Silipin natin yung mga balita muna natin bago natin ipasok yung chart. Ito yung sinasabi natin kanina, no? Yung headline natin, stocks drop amid calls to extend MECQ. Dahil nga dyan, siyempre, nasa pandemic pa rin tayo, hindi pa rin ma-control ang virus.
Kaya yan, mukhang may mga nananawagan na i-extend pa ang MECQ after April 30, no? Basahin natin itong balita. Local stocks weakened yesterday amid indication that current lockdown, but yesterday ito, lockdown measures will not be eased at the end of the month as COVID cases remain high, mga titos and titas, no? So, yan daw ang nangyari. The local bourse declined amid the growing calls to extend the MECQ in NCR Plus. Sabi ng si Tito Japet Tanchanko ng PhilStock. Ayan po mga titos and titas, ha. Ito pa, sabi din ng AAA Equities, the PSEI slid lower on declining trading volumes and lack of buying at current prices. Obvious, manipis ang volume, walang gustong bumili. In short, sabi ni Tito Chris Mangun. Next balita, galing ko sa Philippine Star, Philippine Recovery loses momentum. May momentum na ba na nawala? Manila, Philippines. The Philippines has lost momentum in recovering from the pandemic due to the reimposition of movement restriction and must now accelerate economic activities to catch up with the regional counterpart, a think tank said yesterday. In a research briefing, UK-based Oxford Economics said the Philippines faces downside risk in growth expectations for the first quarter. The country's performance must exceed expectations for it to keep up with its Southeast Asian counterparts, mga tito. Oh, kailangan daw itong wala na, second half lockdown tayo. Pag inextend pa natin 'yan, so yung second month natin, wala na. Yung second quarter pala, hindi second half. Mukhang first half, first quarter. Second quarter. De ha, ball halves tayo, third quarter, 'di ba? Eh, alam niyo naman sa basketball, 'di ba? Anything can happen pa rin naman, mga titos and titas. Kung malakas yung team mo, 'di ba? Kung solid yung team mo, anything can happen. Third quarter, fourth quarter, pwede pang mag-change ang ball game 'yan. Pero kung hindi ganun kalakas, 'no? At malakas pa rin yung actually wala namang ang kalaban lang naman natin is virus, 'di ba? Kung hindi solid yung team, ay malamang sa malamang ando pa rin yung virus, third quarter, fourth quarter. So alam na this, ano kahihinat na natin, 'di ba, mga tito at tita? So baka buong 2021 write off na naman tayo, no? Kung hindi talaga makokontrol yung virus. Yun na lang naman ho eh, 'di ba? Yun na lang ang talagang natatanging dahilan kung bakit yung economy natin ay talagang bumabagsak dahil diyan sa lockdown po, mga tito at titas. So vaccine, yun na lang inaantay. Next balita, galing sa Business World, more government financial support sought for sectors most badly hit by the pandemic. The government is being urged to provide more financial support across sectors and to ramp up infrastructure investments to help the pandemic-battered economy recover faster. Participants at the Sulong Pilipinas 2021 Economic Forum identified top recommendations for each of 10 sectors, setting targets even after Duterte administration ends in mid of 2022. Yan, o, meron daw mga suggestments kung paano matutulungan yung different sectors na eh. Lahat na nangangailangan, ano? Makikita nyo, no? Ito, practical analysis sa mga titos and titas. Yung mga news lately, corporate news, no? Income declining, yung ibang mga companies, yung servicing ng kanilang loans, no? Makikita nyo, hirap na rin mag-service ng loans. Malalaking kumpanya yan, mga listed companies. So, mag-trickle down yan. Siyempre, pag hindi nakabayad ng loan, at sino maapektuhan? Yung pinag-utangan. Diba? So, pwede mag-trickle down doon sa economy natin. Kaya yun ang the price that we have to pay dahil dun sa mga lockdowns natin. Diba? That's number one. Siyempre, ang pinili natin is the health. Eh. Diba? Pinili natin is the health kaysa hindi maisasakripisyo ang buhay ng tao. Kailangan po
yun ang magiging consequence, di ba? Itong mga companies na dati nung first last year, di ba? Yung mga SMEs yung mga tinamaan talaga eh, dahil syempre maiiksi ang PC ng mga yan eh. O ngayon yung mga malalaking corporations, makikita mo may mga ilang news na tayo nababasa, no, nahirap na magbayad ng mga loans nila. Yun na yan eh. Di ba? Practical analysis. Di ba? Practical analysis po yan, mga titos at titas. So ngayon, i-estimate mo bilang stock trader, as a trader, kailan kaya yan? Kailan kaya makaka-recover ang ating country if magtuloy-tuloy yung pag-slide, di ba? Nung economic indicators natin. Kailan tayo magsisimula talaga ng recovery? Halimbawa, oh ito, halimbawa, ma-address nga natin yung pandemic. Diba? Yung ma-address natin, nabakunahan na lahat, naturukan lahat. E di ayos na. Diba? Di buhay na yung ekonomiya. Oh, dun sa nilaglag niya, sa lalim na, paano siya nilaglag? Kailan kaya magsisimula? Kumbaga, gaano katagal para bumalik tayo doon sa pre-pandemic level? Diba? So, sinasabi nung last year ba o first week ng January, sabi ni Ninong Jaza ng Ayala, 2021, fourth quarter. Diba? Tapos, ang dami na rin natin na nabasa ng news na yan. 2021, fourth quarter. So, malamang sa malamang, nakita na nila to. Mas nauna sila. Mas magagaling yung mga yan eh, na negosyante, di ba? So, malamang sa malamang, nakita na nila to, yung sitwasyon na to. Kaya, nag-conclude na sila na, oh, ready na. 2021, fourth quarter, tayo babalik sa pre-pandemic level natin. Gets ba? So, yun yung mga practical analysis, no, mga titos and titas. Last na balita na, downward trend. Uy, sa stock market ba to? Ah, hindi, in NCR. Downward trend in NCR plus COVID-19 cases, still unstable. Ayun, sana yung downward na stock market yung unstable, ano? Octa Research Fellow Dr. Guido David implored residents of Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, and Rizal to not be complacent as the downward trend in COVID-19 cases remain unstable. So, isihan lang daw, ha? Isihan lang ang pagbomba. Pagbomba sa paglabas, mga titos and titas. Marami pa rin naman talagang cases. Bumababa, pero yun nga, anytime pwede pa rin mag-spike. No? So, kung pinili na talaga natin yung health, eh, panindigan na. Diba? Kesa naman i-ECQ na tayo, GGCQ ulit tayo, o ano ba tayo, nakalimuta ko na yung CQ eh, MECQ. MECQ, tapos lalagay tayo sa GCQ, tapos babalik na naman, di ba? So, ituloy-tuloy na. Andun eh, the damage has been done. Yun, silipin na natin ang ating chart ng market. The damage has been done eh. Di ba? So, pangalagaan natin yung health na talaga pagka ganyan. Ito yung sinasabi ko, baka mag-double bottom tayo dito. Yeah, ang 6325, no? Pwede tayo mag-double bottom diyan. Ano ba pakiramdam nyo? Paki-comment nga po mga titos and titas. Pag malapit na to kung double bottom kasi ngayon ay nag-close na po tayo sa 6356, so 25 points. Bukas kaya magdo-double bottom na tayo dito at magba-bounce tayo? Or tatagusin natin 'yan, babastusin natin 'yang support na 'yan. Okay, at may invalidate yung ating reversal signal, which will mean saan tayo pupulutin, nasa 6,100. Ito po, ito dating resistance that will turn into support, 6,170 area. Ito pong area na to, dating resistance will turn into support. Diyan ba tayo? Pero pababa pa rin pagka nangyari ho yan. Ang isa pang option, kung pababaan na lang, o sige, pababaan ha, gusto niyo. Index, gusto mo, pababaan tayo. Sige, dito tayo, sagad mo sa 5.8 para ganito ay itsura ng drawing. Diba? Bundok na yan. O, bulkan na yan. O, de pantay. E, de pantay ngayon yung bulkan. O, diba? Kaliwa tsaka kanan, pantay ngayon. Kung isasagad mo ngayon sa 5.8. O, pero pwede namang hindi rin. Pwede rin dito lang yan sa 6.1, 6,000. Meron pa rin dito sa 6,000. O, pwede pa rin naman yan dito sa 6,000. Oh, yan po. Baka ganyan na maging itsura ng index natin, ha? Mga titos and titas. So, tignan natin yan. Kung hindi tayo magba-bounce back dun sa 6-1, 30, ano to?
Matanda. 6395. Yung magkakaalaman to. Kasbu. 6356. Hindi to. Low pala to. 6325 pala. Kung hindi tayo mag-bounce sa 6325. In the coming days. Tignan natin sa weekly to. Laglag pa rin talaga, no? Dito yan. Ito, pero yung 5.8 palagay ko, ito matibay na na support yan. Since January pa naman, yan ang sinasabi natin, we could still go bottom 5.8 sa mga titos at titas. Yun! Si Dito, ano ginawa? Silipin natin. Konso si Dito. Yun. 9. Saan tayo na-close ngayon? Below 10 na pala to. 9.96. So, konso ka sa 950 area. 955, 950 area. And 12. Hindi na nga dyan. Binatugo ko na to eh. Ito na yan. Hindi na sa 12 yan eh. 11.30, 11.40 area na lang. Dyan muna magdi-dribble-dribble si Dito. Ah. Eh, wag sanang madamay ito. Diba doon sa mga ilang companies ni Tito Dennis na medyo nabasa nyo ba yon? Yung To Go, diba yun yung nauna, tapos yung PHR, no? Meron tayong nabasa sa Accurity na report regarding PHR naman. Eh wag sana madamay itong si Tito Ogie dito sa Tito Ogie Alcacid, ha? Kasi pag tinagus na huyang 952 area, ito po ang susunod mo na is 850 area. And then itong pink line. Yan ang kahihinat na ni D2. Next po, si APL. Ito, mining. Titignan natin, magiging outlier kaya ang mining sector. Uy, nag-close tayo. At buong kandila, nag-trade below the trend line. O, hindi magandang senyalis ito, ha, mga titos and titas, mga Apollonatics natin. Dahil tayo ay nag-trade below the trend line, kailangan natin bumalik habang hindi pa nagko-cross tong MACD. Baka mag-alboroto to. Pagka nag-cross MACD, huwag kayo mag-alala. May sasalo pa rin, pero mababa rin yung salo. Ha? Nasa 1960 ho. So we are expecting naman, posible pa rin itong 17. Because the market, overall, in general, is not favorable. Diba? Sa mga traders, no? So syempre apektado lahat ng sector. So ina-expect mo pwede pa rin. Worst case scenario na 'yan, ha, yung 17 area. Ito 1664 nga eh. Pero kung mga 17 angat natin ng konti. Mga 17 lang pwede na 'yan. Pwede na double bottom ulit tayo diyan sa 17. Pero kung bukas ay wala nang lalabas at lilipat sa crypto. Ha? Kung wala na, kung nakalabas na kayo na isang linggo, ay baka naman na bumalik din to. Thursday, Friday pa naman eh. Pwedeng noise lang yan at bumalik tayo dun sa trend line. Kailangan ma-regain natin yung 2230 area, yung blue line. If we regain that area, ayos pa tayo sa Apollo. Yan po mga titos and titas. Si Acen naman, ano nga ba yung ano dito sa Acen, yung FOO details? Ganda ng salo ni Acen, no? Yun pa rin eh, wala pa rin pinagbago eh, no? Salo ngayon ng green line, pwede ka pa hanggang 650. Yung ako mag-expect ka, days hanggang 650, days agad niya yan. Hanggang 780, hanggang 8 na, sagad mo na, 650 to 8, pwede ka na mag-conso dyan. Ang sabi po natin, ito. Parang ito yung ginagawa, ha? Ito po, yung mahabang conso niya. Nadikit-dikit yung mga linya, mga titos at titas. Pag tinagos yung green, may sasalo sa'yo 652. O, di may support ka pa dyan. Pag tinagos yan, may sasalo pa sa'yo. Ito pa, 6 pesos. Ah, marami pa. Marami pa. Ito ay renewable play. MACD natin, ito bagus tayo, ha? Hindi lang natin sure kung tatagosin ito sa zero. Kaya dapat ang style ho dito, no, mga Patreonatics natin, di ba? Ang style ng bilihan ngayon, in-advise naman natin yung mga nasa Patreon natin, kailangan ay dahan-dahan, no? Ang tawag ho doon, cost averaging eh, no? So you buy at a certain range, ito Tito Moves to, ha, baka pwede nyo i-like yung video natin, ha. Buy at a certain range regularly
once a month, twice a month, no? Ganun lang ho, dahan-dahan lang. Hindi yung isang bullet for the next ano yan, ha? For the next 6 months or more than, depende nga doon sa takbo ng economy natin eh, no? So hindi bulto para yung taas at baba nung range na yon tatamaan mo. Malaki chance mong tamaan para hindi ka makabili lang sa isang part nung range, na let's say middle lang o kaya nasa taas ka bumili o kaya nasa baba, no? So gusto natin dahan-dahan yung pagpili. Yun, Tito Moves yan, ha? O kahit wala kayo sa Patreon, yun, i-like na lang. Baka po pwedeng i-like. Teka muna, papaalala muna natin dun sa mga kaka-subscribe lang at hindi pa nagsusubscribe, yung magki-click pa lang, yung mga bago lang dito sa Tambayan. This program is rated KKBB po. Kanya-kanyang bili at benta tayo, ha. This is not a financial advice, not a recommendation to buy, sell or hold, ha, mga titos and titas. Yun si APL, si Acen, si Pamparampampam na. PHA. Tinagos na ba tayo? Pareha sila ni ano, ha? Ni Acen, ano? Naka-support yung 100 MA. Yun pa rin, support natin, 2 piso pa rin. Resistance 250, dribble, in short. MACD, tumagos na tayo. So, ano may expect natin? Best case scenario na ho ito, ha? Hindi na, ibig sabihin, ayaw nang i-cross. Wala na. Humina yung momentum ni Pamparampampam. So, ang best case scenario mo is to mag-consolidate ito between dyan sa 2 hanggang dito na lang. Baba natin. Yan. 240. 2 to 240 consolidation. Best case po yan habang nakayukutong MACD. Okay. Ang worst case mo, pag tinagos kasi yung 2 pesos, 165 tayo pupulutin. Ito po. Yan. Diyan tayo pupulutin kung tatagusin yan. So, kailangan mag-hold itong 2 peso area ni Pampa Rampam Pam. Next, MRC. Ito, but up ito? Ano meron dito? Tingnan nga natin. Ah, may iipitin uli. Hindi, gumaganda na yung structure, ha? Ang ganda ng respeto dun sa 200 moving average. So, may something dyan. Pagka ganyan. Nakikita eh. Obvious eh. Ano kaya meron dito? Pero, ang resistance mo, itong 51 area. Okay? So, yan. Ito po, hindi niya tinatarget pa. Hindi pa niya inuuntog dyan. So, baka i-surprise attack yan. Dire-diretso yan. Posible. Posible. Depende kung may catalyst. So, sa ngayon, we are consolidating between 38.50. Yan pong ating pink line. And, ito, baba ko pang konti. Ito. 44.45 area. Yan yung obvious na consolidation. Nag-close tayo saan? 45, no? So, yan. Yung obvious. So, be-break na ba natin yan at iuuntog mo ba kami sa 50 or i-break mo yung 50? Pwede pa tayo mauntog. MACD ni MRC, lamang ngayon siya kay Pamparampampam. Bakit? Kasi ito umakyat ng zero eh. Diba? Si Pamparampampam yumuko. Yun! Ayos po ba? Sana nag-enjoy kayo sa ating Market Summary Hump Day Edition. Maraming salamat po sa lahat ng nag-auto-like at nanood ng commercial pati tinapos tong video natin. As always, trade wisely. God bless you all. Kita-its ka. Boo! Bye!